Taga Barangay Bara, tama po? Opo. Oh, pakipatay na lang po yung mic para isa-isa na lang po. So kayo din po yung main characters dito sa nangyari, no? Pwede niyo po bang maikwento sa amin yung mga pangyayari sa Barangay Bara nung araw ng October 29, yes. Ako po, nung araw ng 29, bago po ang isang araw bago ang eleksyon, ako po yung nandun sa aming tahanan. Kasama ko ba aking mga taga-suporta, namamahinga po kami doon. Tapos po, yung tao ko po, nakita po nila na may dumating po na van na walang plate number. Tapos po yung, naiyak po ako. Plate number, tapos po, kinuha po ako nung aking tao. Ako daw po kasi yung target. Kaya nilak po nila yung pinto. Tapos nandun po, tinakbo po nila ako dun sa likod ng bahay. Ang time po yun. Tapos yung mga, pumalik po ako ng mga 10 minuto. Pagkatapos po nung pagpasok sa aming bahay, nalaman ko po na nawala na po yung mga gamit po, mga cellphone. Tapos po, may nasaktan po, tinutukan po ng baril ng mga 5 armadong lalaki. So, may sinabi kang merong sasakyan na dumating? Yes po. Na walang plaka? Yes po. Ano po yung sasakyan na dumating na walang plaka? Ay, hindi ko po. Ay, ito lang po yung may picture po kasi yun. Parang Montero Sport po yata po yun. Montero Sport? Opo. Okay. So, yung bahay mo, bali nilooban na maarmadong kalalakihan, apo. Tama yon? Apo. Okay. Tapos, kayo po, pwede na rin po kayo magsalita at magkwento na rin po kayo at sa iyong pagkakataon. Pakipatay lang po yung mic, Kapitan. Ako po si Pelomena Gomez. Ako po yung nasa gate ni Captain Rigor Adversario po. Ako po rin po ay yung sinipa po ng mga nakamaskara pong mga kalalakihan kasi po ako po nandun po sa pintuan. Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sentido. At ang tanong po nila, nasaan ang kapitan nyo? Sabi ko, wala po dito. Bakit po ba? Ano po ba ang kailangan nyo? Ang sagot po nila ay kung ang kailangan at kagawa ng meron kayong ginagawang alumanya dito, tinanong ko po, may warrant of arrest po ba kayo? Ang sagot po, anong warrant of arrest? Nagbebenta ko ng boating. Sabi, hindi po yan. Yan po ay kuhan po ng 5-6 po dun sa kuhan sa Barangay Bara po. Jadre, may tanong lang ako, kumpraso lang. Si Ken ba is a incumbent ka pero prior to that, hindi po ako are you a kagawad or something? Hindi po, wala po. Sa first time mo tumakbo? Dati po, past 2010 to 2013, SK chairman po ako. Tapos po, yung father ko po, ang barangay captain noong that time na po yun. Yung tatay mo, ang dating barangay captain. Yes po. Pero during the time that you run, Nasa ano po ako? Barangay captain siya, hindi? Hindi na rin po. Hindi na rin. Okay. Wala na rin po kami. 10 years po nakalipas, bumalik po kami bilang maglingkod po sa barangay. At nanalo ka? Yes po, pati po yung tatay ko, first kagawad po. Okay. Sige, go ahead. Okay. Nanay, may tanong ko lang. May nabanggit ka kasi na medyo na kuha yung attention ko. Nilooban, pinasok yung bahay, tinadyakan ka, opo. Sabi mo, ng mga kalalakihan. Opo. Yung mga lalaki, ano po, mamumukuan mo niyo po ba sila? Anong... Hindi ko po sila mamumukuan po. Sargawa po sila yung nakamaskara. So ito yung mga nakamaskara at nakabonnet. Opo. Okay. Pero, kaso lang, tinanong mo kung may warrant po ba kayo? Opo. Bakit mo naman sila itatanong kung may warrant sila? Naka-uniform po yung dalawa. Naka-uniform ng? Pampulis po. So ang sinasabi mo, may mga nakamaskara, may mga nakabonnet, pumasok sa bahay, tinadyakan ka,
tinutukan ka ng baril. Opo. At na, may naka-uniform at naka-uniforming pulis. Opo. Kaya mo sila naitanong kung sila po ba ay may warrant. Opo. Okay. So aside sa ano, Miss Arana, so aside doon sa dalawang naka-uniform, ilan ang pumasok sa loob ng bahay? Bali po ang pumasok po sa bahay ni Kap Kim po ay lima po. So yung tatlo naka-civilian. Yung isa po naka-civilian pero yung dalawa yung bali yung dalawa naka-uniform po kulay blue na pulis at puti na naka-pulis din po ang tatak. Eh so yung dalawa ano kasi dalawa naka-pulis tapos isa naka-civilian yung isa yung dalawa naka ano? Puti po white po naka-pulis ang pangalan. Ah, so in other words may dalawang naka-uniforme, tapos may dalawang naka-uniforme din na nakasulat pulis. Pulis po. Tapos isa naka-sibilyan. Opo, kulay black po ang dami. At yun ang pumasok doon sa loob. Sa labas, may nakita kayo? Di, yun na nga po lahat sila pumasok, sumunod pa rin po ako at inaawat ko po sila. Okay, maraming salamat. Tatay, kayo po, may gusto po kayong idagdag? Ako po may idagdag lang po kasi kami po talaga yung masyadong natrumad sa pangyayaring yun. Kasi po, nung malibag po yung aming pintuan, ako po yung nasa kwarto, ako po biglang napalabas. At napagsilip po sa bintana, ay may isang nakabunit po na nakakulay itim. Kaya po, dinubol ako po yung pintuan. At sinandalan ko po para po hindi nila ma-destroy kayo aming pintuan. Pero ang nangyari po, naiwan ko dahil ako po ay tinutukan din sa grills namin. So, Comelec, Attorney Anime, ito po ba yung description nyo ng safe and honest election? Kasi kanina, nung tinanong kita, paano mo ilalarawan yung nangyaring halalan sa Lucena? Sinabi mo, tahimik naman at maayos. Ito po ba yung paglalarawan ng katahimikan at kaayusan? Anyway, you don't have to answer that question, but I think the answer to that is quite obvious. So, next question. Kailan nyo iblinater o sinumbong yung pangyayari? Nung that time din po yun, nung pinasok po kami ng 11 a.m., tapos nag-respond din sila magta-12, then kinuha po kami ng 2 p.m., dinala po kami doon sa police station, nakuha po kami ng statement ng 4 p.m. po. So, rumesponde sila ng alas 12? Mag-alas 12 po yun. Teka lang, kasi medyo taliwas to sa report kanina ng PNP doon sa kanilang, ano nga ulit yung explanation mo doon, description nyo doon na Congressman Karaps? Reconstructed chronological events. So, ang sabi nyo, Ken, Kapitan, 12 pumunta sa inyo. Magda-12 po. Nag-imbestiga sila? Apo. Sige po. Okay, kwento mo. Nung bago po, nandun na tumating po sila doon, magda-12 po. Tapos, pagkatapos po na investigation, mga 2 po kami dinala po sa police, nag-arrive na po. Tapos, mga alas 4 po ng hapon kami nakuna ng statement po doon sa police station. PNP, nung nangyari po ito, sinabi nyo kanina, Jefe Valera, you conducted a dragnet, correct? Yes, Your Honor. So, what was the result of your dragnet? Negative po, Your Honor. So, wala kayong hot pursuit, wala kayong ginawang checkpoints nung nalaman yung may ganitong pangyayari sa bara? Yun na po, Your Honor, yung dragnet. Yun na po yung checkpoints po, Your Honor, ng lahat po ng aming substation. Correct. Kasi, Kapitan, hindi naman kasi ako malimit na pumunta ng bara. Kaso lang, sa pagkaalala ko, ang bara, one way in, one way out, di ba? Yes po, yung doon po sa may dalahikan, pero may bago po ka pinapagawang kalsada po doon, lalabas din po sa diversion, sa ecotourism po, kota going to dalahikan, Santa Teresa po. So, but hindi pa tapos yung kalsada na yun. So, hindi pa rin po. So, one way in, one way out. At paglabas mo ng kalsada, papuntang dalahikan, may substation doon? Doon po sa may paggaling pong Baraway po, bago kakanan lang po, mga ilan lang po, nandun po yung substation po ng dalahikan. So, ang sinasabi mo sa akin, Jefe Valera,
nag-conduct ka ng dragnet, you had a substation how many meters away, Kapitan, from Dalahican? Hindi ko po maano yung meters, pero pag nabiyahe po kami doon, 10 to 15 minutes lang po, mabilis po yung pagpunta po namin Dalahican. So 10 to 15 minutes away, may substation ka doon, nag-conduct ka ng dragnet, merong panunutok, pananakit na nangyari, kaso lang sa effort ninyo, no result. Yes, Sir Honor. Sa result po ng dragnet operation po namin, Your Honor, ay wala po, Sir. It turned out to be negative, Sir. Yeah. Let's also point out na sabi din po nung mga nasaktan na biktima, Nanay, pagpamanhin nyo na, no, na may mga naka-uniforming pulis na nakamaskara. Okay. So, iniisip po, hindi mo naman sila mamumukaan dahil nakamaskara sila. Meron din pong sinabi dito kanina, nung wala po kayo, na nag-deploy po ng pulis at Coast Guard sa Barangay Bara ng October 30. Kapitan Kent, kabisado mo yung Bara kasi kumakandidato kang kapitan. Yes pa. October 30, may nakita ka ng Coast Guard at police doon? October 30 po, bago mag-election na po, meron na po sila naka-deploy po doon ng police po, pati Coast Guard. Doon sa polling precinct? Yes po, doon po sa may gate, malapit po. But were there any police officers seen in Bara prior to October 30? Nung inutusan po ng tatay ko si Philomena. Hi, yes sir. Nung pong 26 po, inutusan ko po si Plumina na pumunta po sa school at may nakarating po sa akin na may naka-uniform na nagbabantay daw po dun sa school na mga naka-uniform yung police. Kaya po pinapunta ko po ito. So, Ma'am Philomena, pakipatay lang po yung mic, Kapitan. So, may nakita kayong mga police bago mag-atrenta? Opo. Sa loob po ng school at sa gate po. Doon sa school at gate? Opo. So, again, Mr. Chair, just want to point out another incongruency sa testimonies. Ilan po yung nakita doon sa polling center? Yung pong Coast Guard. Ilan po nakita yung Coast Guard? Dalawa po. Ilang PNP po? Hindi ko po matukoy po sa loob kasi po sarado ang gate. Yung lang po nakita kong dalawa po. Okay. So, Ma'am Philomena, unang-una, nagpapasalamat ako sa tapang at lakas ng loob mo para humarap dito. Alam kong naging traumatic para sa iyo yung nangyaring nakarang halalan. Ilan taon na po ba kayo, Nanay? 55 po. 55. Imagine 55 years old na babae, tatadyakan. Saan po kayo natamaan nung kayo po ay tinadyakan? Sa likod po, dalawang beses, tapos sa dibdib po, sumuka po ako ng dugo. Stroke po ako, sir. So, nung na-stroke po ba kayo at anong kayo po ay tinadyakan, nagkaroon ba ng medico-legal na ginawa? Hindi ko po alam. Wala pong nagkuhan po sa amin ng medico-legal. PNP? Sir, negative po, sir, kasi hindi po nila, sir, nasabi, sir, yung noong time nung kinukulang po sila, sir, ng affidavits. So are you saying during your investigation, hindi sinabi ng mga biktima yung nangyari sa kanila? Hindi po sinabi, sir. May ask, sir, the investigator on case, sir. Kasi siya po mismo, sir, ang gumawa, sir, ng statement, sir. Sige, go ahead. Before you speak, did you take your oath as well, no? Yes, sir. Yes, Your Honor, last time, Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, nung pong kinukunan ko po ng salaysay si Nanay Philomena, wala po siyang nabanggit po nung regarding po dun sa ganun pong pangyayari. Walang ganun pangyayari, yung sinasabi ni Nanay? Doon sa report ninyo? Yes, Your Honor. Ano?
So ano nakalagay sa report niya? Sige, DS, please. Police, what's your name again? Sige, ano nakalagay sa report? Have you submitted that to this committee? Have you submitted all these documents? Have you submitted? No, Your Honor, pa. Is that a long report? Yes, Your Honor. Apidabit po nung mga victim, then yung pong, witness po, sir po. Witness at saka po ni complainant po. Oh, so nagpa-blatter sila, binigyan mo sila ng copy? Meron po. Do you have a copy, nanay? Can you kindly give us the copy? And at the same time, you give us a copy as well? Yes, then, Your Honor. Ako, chairman, ako hindi naman ako investigador, no? Mm-hmm. Kaso lang, I think it would be standard operating procedure by the police na pero kung merong ganitong report, ang unang itatanong, meron bang nasaktan sa inyo? Meron bang may tama po ba? May kailangan dalhin sa ospital? Siguro yun ang ilang sa mga itatanong. Kaso lang, medyo nakakagulat na base po sa report ng PNP, hindi pala naisalaysay yon. Tama po ba ako doon? Yes, Your Honor. Wala po doon sa salaysay po ni Nanay Pilomina po. Isn't it a standard operating procedure that, of course, that's a pagpasok sa bahay, eh, di ba? Disama ko. Kasi sometimes you have to structure your questions. Eh, no? Sometimes it's structure ng questions mo. Nadi-detail mo yung lahat ng mga pangyayari. Yes, diba? Sir, Honor. Excuse po. Basta po yung may victim po siya na nag-report, regardless of kung nasaktan po o hindi, talaga pong tinatanong kung nasaktan po siya, kailangan po ba niya ng medical attention. Kaya nga, tinanong mo siya? Yes, Sir, Honor. Oh, tinanong. Ba't wala sa nasa apidabit? Wala? Wala po, Your Honor. Ba't di mo nilagay sa apidabit? Tinanong mo pala eh. Mr. Kung tinanong mo, dapat nilagay mo sa apidabit. And thereafter, tinanong mo siya kung okay siya. Tapos, di dapat kung merong kailangang dalhin siya sa medical officer, ginampanan natin sana yun, di ba? Anyway, sige, Mr. Chair, go ahead. If I may. Congressman Busita. Ate Pelomina, yun po ba, during the investigation, naikwento po ba ninyo sa investigator yung pananakit sa'yo? Opo. Sinabi ko po yung pangyayari lahat. Mr. Chen, hindi ko natatanungin yung investigator, pero nakakaduda na yung pananakit doon sa biktima hindi na incorporate doon sa report. Madam Pilomina, paano po ninyo nasabing naka-uniforme ng pulis? Familiar po ba kayo sa uniforme ng pulis? Opo. Anong kulay po yung natatandaan ninyo? Kulay blue po. Blue? Opo. Yung pantalon o pang itaas? Yung pong pampulis po talaga. Siyempre, natatakot ka nun at nakabonet yung sinasabi mong nanakit sa'yo. Nakatungo ka ba o papaano? Karap po ako, kaya alam ko po. Kasi nang tinutukan po akong baril, siya po yung nakatutok sa akin. Napansin po ba ninyo yung sapatos nung sinasabi mong naka-uniform ng pulis? Opo. Di po ba pwedeng... Ano po ang kulay ng sapatos? Black po. Ano pa ang napansin mo? Kuhan po yung baril po nila. May baril po sila. Hindi, doon sa sapatos niya, anong napansin mo? Binog po yung sintas po. Pampulis po talaga. Pampulis talaga? Opo. Bakit mo nasabing pampulis talaga? Kasi nakakakita naman po kami, sir, ng ganun po eh. Di ba yung sapatos natin, sometimes, yung parang yung color niya, medyo magaspang, or makintab, or makinis, anong napansin mo? Yung makintab yung sinashine po. Okay. Chief of Police. Sorry. Investigator. After the incident, nagkanda kayo ng investigation, di ba? Yes, Your Honor.
As investigator, doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay nitong dating kandidato na ngayon ay si Kapitan Ken? Doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay and immediate vicinity? Tama? No, Your Honor. Saan, ano yung extent ng investigation as far as area is concerned? Yun nga po, nung from the place of incident po, nag-backtracking po kami kung saan po yung possible na dadaanan po nung sinasabi pong vehicle ng mga suspect po. Okay. During the investigation, nalaman mo ba kung mayroon o wala na CCTV yung bahay ni dating kandidato sa pagiging kapitan? May CCTV ba? Wala. Wala po, Your Honor. Doon sa ibang mga, siguro yung immediate establishment, or kung hindi man, yung dadaanan ng sinasabing alleged sa Montero Sport, may CCTV ba? Wala. Meron po, Your Honor. Saan? More or less, ilang kilometers or how many meters yung distance dito doon sa bahay ni Kapitan Ken? May padadala ako sa pictures. Meron pong isang pinakamalapit po, kung saan nga po yung sinasabi pong getaway vehicle, doon po siya namataan. Then doon po sa palabas na po siya, doon po sa dati pong kapitana ang yung pong CCTV camera. Dating kapitana. Okay. So sinasabi mo na mayroong dalawang area or establishment, bahay, na may CCTV. Tama, ano? Yes, Sir Honor. As investigator, nag-request ka ba or mayroon ka bang CCTV footage na nakuha? Wala po, Your Honor. Bakit? Anong nag-request po kami kay, dun nga po, sa current na kapitana kung saan po yung CCTV po. Ang bagit po nung kanyang yung pong sa peace in order, natamaan po ng kidlat yung camera, pero sabi po namin, tingnan po namin kasi kasama po namin yung aming IT. Para po kung talaga kung mayroon pong na-save na footage doon po sa o na-capture yung pong CCTV. Mr. Chair, under oath ka, di ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, pwede po bang maimbitahan yung sinasabing kasama ba o kapamilya nung dating kapitana? Yung sabi na tinamaan ng kidlat yung CCTV. Kapamilya o ano ba niya? Ang pagkakaalam ko po ay sa barangay po siya, empleyado po. Empleyado. So, kilala mo siya o mamumukhaan mo? Mamumukhaan ko lang po at hindi po ako familiar sa bara, Your Honor. So, this time, hindi mo pa alam yung pangalan niya? Yes, Your Honor. At ang aming pong nagsugsug po nung aming mga CCTV camera, yung pong aming follow-up investigator po. Mr. Chair, pwede po bang maimbitan yung sinasabi na investigator na empleyado man o kung sino siya na sinasabing tinamaan ng kidlat yung CCTV, Mr. Chen? Okay, so we need to identify that person. So the ComSec will be directed to find out. Pero how many employees do you have in the, can you identify that person? Since you are the barangay captain already? Kung sino yung nagsabi ng ganun? Bali, nung time na nang-investiga po sila, hindi pa naman po ako nakapesto nun. Pero nung last time po, may copy naman po ako ng lahat po ng employees ng last na administration po. Can you kindly submit to this? Well, it's hard to find out kung sino doon. Unless that yes, somebody po will pinpoint yes, on that person. So, at any rate, we will be doing our best to invite yes, that Mr. person. Yes, Mr. Chair. And yun na rin pong investigator ang mag-identify and mag-submit sa committee kung sino po yung nagsabi. Na iminanipes ko po ito, Mr. Chair, then parang napakamalas naman na ang daming tatamaan ng kidlat yung pang CCTV nila, Mr. Chair. Ano po? At sinasabi na yung CCTV so, wait, na yun. Wait, Congressman Busita, this striking of that, Ay, sorry, when was this? October? Ano yan?
October 30, 29. Ano yan? October 29, October 30? Because we need to find out sa pag-asa that weather condition Chairman. During that time. We can find it out. Yes, Congressman. If the investigator in charge during the time and the convent barangay captain cannot identify that particular person, maybe we will invite the former barangay captain kasi masiyang nakakalam eh kung sino yung mga empleyado doon at sino yung in charge sa CCTV. Yeah, diba? Okay. So with that, your... Yeah, is that a motion? I will make it into motion okay. That we'll so we'll be inviting the former barangay captain of DNA of barangay Bara, no? Congressman Acop. With yes. Indulgence of Congressman Busita. Okay, second the motion. May I ask the investigator, is this an election offense or a criminal offense? Investigator, you are being asked. Please answer. Criminal offense, Your Honor. And it is not an election offense? Yes, Your Honor. It is not an election offense. Are you aware of the election code of this country? Madam Comelec, what would your answer be to my question? There may be a violation of election law, Your Honor. Not maybe, Your Honor. There is a violation of election law, Your Honor, because of and the... And therefore, if it is a violation of the election code of this country, who has primary jurisdiction? In terms of filing of information, Your Honor, primary, sir, is the Commission on Election. And we have a concurrent jurisdiction, Your Honor, with the Office of the Prosecutor, Your Honor. Under the election code of this country, it is enumerated there, the prohibitory acts. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes. And naka-enumerate doon, I think, sa kwan, prohibited acts, yung nangyari sa Barangay Bara, Lucena City, Province of Quezon. Tama? O, ano po ang ginawa ninyo? Ito pong nangyari ito, remember, it is a day before the election day and within the election period as provided for by law. Sir? It was not reported as an election-related incident to us, Your Honor. Oo nga, kasi hindi alam ng police kung whether it's an election offense or a criminal offense, di ba? Kaya nga siyang una kong tinagunong eh. Di ba? Kasi kung election offense ito, pwedeng kayo ang prosecutor eh. Di po ba?